sa wakas, makakapag-guest na rin ako dito sa Corina Interviews. At masasabi ko na rin sa kanya, na-crush ko siya. And Guard Over Sosa is in the house! Yehey! Hindi tayo magti-TikTok, wag mo akong pilitin. Wag mo akong pilitin kahit mag-TikTok. Isa. Ay, oo, naya ako. Ikaw na lang ang sumaya. Nakaka-nervyos. Kaya muna. O, ito na. Lumaki ka raw na mama's boy. O, biglang ikaw naman ang ginulat ko, di ba? Oo nga. Totoo yun. Ano bang definition ng mama's boy? Ano ba yun? Mama's boy, for me, siguro like, parang hanggang sa lumaki ako, parang ang dating hinahanap mo lagi yung mga traits ng mami mo. O like, sa, if ever, sa mga girlfriends, ganyan. Totoo ba? Yes. Ano ba yung mga traits ng nanay mo na parang tumatak sa'yo, hinahanap mo na sa lahat ng babae? Alaga, maasikaso, and then parang ikaw, alpha. Ah, alpha. Oo. Strong-willed, di ba? Na ano, ayaw mo lang subservient, di ba? So, ito aaminin ko sa'yo. Mula pa noon, crush na kita. Oh, totoo ba? So, finally, oo. Appear tayo dyan. Oo. Di ba? Oo. Ah, kasi gusto mo strong women. Yes. Oo. Parang okay, yung tipong hindi kailangan na may partner palagi. Diba? So like, ganun yung sa mom ko eh. Like parang after mawala si daddy, kumbaga... Kinaya niya. Yes, oh, strong-willed pa rin kinaya siya. Kinaya niya. Yes, kasi yung nanay mo, alam mo, rakitera yata yung nanay mo, diba? Lagarista. Oh, everything under the sun. Oh, like jewelries, real estate, insurance. So name it, kaya niya. Maaga ba namatay ang tatay mo? Mga 94. 94? Yeah. Abogado, right? Yes, oh, so hindi naman sa hindi ba kayo naghirap sa buhay? Hindi naman. Hindi naman. Kasi nga masinop din yung nanay mo, yes, no? Yes. So noong nawala ang dad mo, heart din, right? Heart. Yes. Ba? Heart. Okay. Naka 7 strokes siya. Ha? Huh? Yes. Hindi ba uso like, ang ano sa ang check-up nung mga panahon na 'yon? Hindi, tsaka like para kasing if ever man na ipasok mo, wala rin eh. Eventually, di ba parang, yan yung mga tinatawag nilang long goodbyes. Okay. Di ba? So, masakit sa amin, pero syempre, di ba, kailangan, you have to bear with it. Diba? Oh, yeah. Okay. So, nung nawala ang tatay mo, parang ayan na, step up na yung mom mo. Yes. Oh. Okay? At doon mo na nakita yung pagsisikap niya. Mm. Ilang kayong magkakapatid? Dalawa lang. Ah, dalawa. Ako yung ano, mas matanda. Okay. So, pag sinabi bang na mama's boy, parati mo rin siyang hinahanap noon. Parang ganyan. Yes. Kung anong palagi iutos niya sa'yo. Palagi mo siyang namimiss, ganyan. Oo. And then, like, yung sa akin, siguro, parang bilang panganay, hindi mo nahihintay na utusan ka pa. Ah. May kusa palagi. Yan. Okay. Mm. So, takot ka sa kanya? Hindi naman. Kumbaga, nasa gitna lang. Oo. May mga times na magdidebate kayo. Pero, parang... Natututo ka rin dun. Right, diba? Right, yeah. Right. Oh, so yung pala, I think iba-iba rin ang ano, no? Ang definition ng mama's boy. Kasi yes, iba naman, dinidiktahan. Lahat sinusunod. Oo. Hindi makadesisyon ng wala yung nanay. Hindi ka naman ganun. Oo, para kasing like, di ba, the usual definition is like parang nakakapit sa saya. Di ba? So yun yung parang ano nila. Ito hindi, parang... Siguro parang naging mas malapit sa nanay, kaya nasasabing mama's boy. Okay. And mas iba yung pagmamahal. Iba yung pagmamahal ng isang nanay. Correct. Siya ba nagturong
magsayaw. Paano ka natuto? Lang, oh. Ay, isa lang, oh, oh, sige wag, na. Hindi pwede. Lang, madali hindi, lang yung steps. Wala na ako ng work. Naku, ikaw pa. Sus. Hindi, pero totoo nga, siya ba nagturo sa'yo? Siguro like parang nasa ano rin, nasa genes din. Kasi hindi naman niya pinilit eh. Parang there are times na like pag wala kaming ginagawa dati sa bahay, kung hindi siya tutugtog ng piano, sasayaw kami. Eh yung piano, dun ako talagang nahirapan na gusto niyang mamana sana. Mm. Eh wala eh. Dun lang ako napunta sa pagluluto. Totoo hindi ko ba? Kaya yung, oh, yung pagpapiano. Ano yung mga traits ng babae na natutunan mo? Ang galing ano, di ba? Naging pambansang hunk, pero ang daming alam na gawain pambabae. Oh, sumayaw. Grabe ang kembot, ha? Ibang klase. So meron na, isa lang ha? Sige na! Hindi ito, talaga. Isa lang. Okay. Iba pwedeng pang Valentine's yun. Pambansang kembot. O yan. Tapos dancing, of course, and cooking. Yes. Ano pa? Siguro, like yung mga... Maayos sa bahay. Oo, yung mga ginagawa ng ano, mga babae. And then, umaabot minsan sa point na pinagdududahan na ako. Siya rin ang nagkukulot sa asawa niya. Nagbo-blower. Blower di, naman. Hindi pa naman ako umaabot sa kulot. Oo. Kasi di ba like nung time ng pandemya? Oo. Wala ka ibang magagawa, kaya nga umabot dun sa TikTok. And then like, hindi ka rin pwedeng mag-barbero or mag-salon. So kumbaga, dalawa kami. Sabi ko like, di ba, sige gupitan mo ako. Kung anong gusto mong ayos sa'yo, gagawin ko rin. Sabi niya, blower. O, di blower, di ba? Oh, natuto ka naman. Blower si Lolo. O, blower ako. Tapos kumbaga, shave niya, kinalbo naman niya. O, yun. Agalon. Ang galing ano. Mm. Parang, I think that is the measure of a true man. Pag ang lalaki, so? Yeah, pag ang lalaki hindi nangingimi siguro na mapagkamala. Siguro. Yung gawaing babae na gagawa niya, wala kang pakialam, di ba? And would you think na nai-enjoy ko siya? Oo. So minsan, may point na medyo nagdududa rin ako sa sarili ko. Kasi like, di ba, yung pag-high heels, pagsusuot ng damit na babae. And then like, minsan alam ko, there was a time na nabanggit ko rin kay Direk eh, na parang yung kung makagawa kami ng serye na ganun, nai-enjoy ko siya eh. Then yung like parang the usual thing na babaril, and like the all the action stuffs, di ba? Pag sinasabi ko sa asawa ko, eh normal na yan eh, yan ang talagang ginagawa ng lalaki. Di ba? So bakit ako, di ba, sasabay ako, ginagawa ni ganito, ginagawa ni ganyan, pare-pareho na kami. Correct. So sabi ko like, gawin ko yung hindi nila ginagawa. Diba? Oo, at tumatak naman. Teka muna, mamaya natin pag-uusapan ng TikTok career mo. Eto ka muna bago ka ma-discover. Ah, okay, so, okay, sino okay. Naman ang nagsabing mag-artista ka? Si Mami. Oh, diba, bakit Mama's daw? Boy talaga. Oo. Oh, oh. Si Mami kasi, ano siya eh, fanatiko siya. So, there was a time na parang like nagmo-model-model pa lang ako. Nagkaroon ng break na parang pwede kang lumabas. So sabi niya, why don't you try it? Sabi niya. Tapos nung sinubukan ko naman, ay medyo maselan yung ano. Nung time na yun, di ba? Mas conservative yung audiences. Diba? Okay. Same thing with me. Oo. Kumbaga hindi ako sanay dun sa ganun. So sabi niya, kung naging babae ka, hindi kita ipupush. Okay, okay. Pero noong time na yun, mabigat pa rin sa loob ko. Kasi nga, magpapasexy. Oo, no? Paano ka na-convince? Malaki bayad, ano? Hindi. Hindi rin? Hindi. O, noong time na yun, parang kung like i-compare mo ngayon. Oo. Pero I think kasi maybe there really is an artist in you. Could be. Diba? Teka, ano ang nauna? Pag-aartista, pag-waiter? Pag-waiter. Kaya ka na-discover? Hindi. Hindi? Hindi, oo. Okay, so waiter muna. Oo, nung time na yon, ang kwento naman nun, nauso yung mga parang habang nag-aaral ka, di ba, nag-a-apply sa mga burger chains, di ba? So apply. Laging di ako nakukuha. Hanggang sa may in-applyan ako na Chinese restaurant na later on nalaman ko na kay Mother Lily pala. Mm. So parang malapit na, kumbaga nakapasa ako lahat. Mag-i-start na ako. Okay. So nung time na mag-i-start na ako,
dumating naman yung screen test. Ah. Screen test sa Seiko Films. Oo. Na ang costume ko nasa envelope. Okay, ang konti. Okay, super. Okay. Super. So, lalo akong ninervyos doon. Ayun, oo. Oo, lalo akong ninervyos. Pero, yun, after nun, nakapasa naman sa screen test. And then, nabigyan ng movie. Wala na, hindi na natuloy yung pag-waiter. Ayun, bakit mo naman naisipan mag-waiter? Tatay mo abogado. Oo, parang nung time na yun, yung... Gusto mo lang ma-feel na kung ano yung feeling ng nagtatrabaho. And okay. Then like parang, yun the usual na sinasagot ngayon na gusto makatulong sa mga magulang. So yun, kaya rin ako nagpursigi na ganun. Okay. So nung pumasok yung screen test, sabi nga nung mami ko na, oh, nandiyan ka na, nakapasok ka na. Pagbutihin mo na, seryosohin mo na yan. At the back of my mind, hindi naman ako seryoso eh. Pinagbibigyan ko lang yung nanay ko. Dahil nga ayokong, di ba, parang ma-frustrate siya or di ba, sumama ang loob. May ganun pala, tapos. So, ginagawa ko. So, habang like, every time na ginagawa ko yung mga scenes before, labag sa loob ko yun. Kumbaga, hindi ako masaya dun sa ginagawa talaga? Ko. Parang lahat to, parang, para lang kay mami. Pero, hindi talaga napigilan. Siya ay naging si Gardo Versosa, ang pambansang hunk. Paano nangyari yun? So, nung una, parang hindi niya type yung kanyang pag-aartista. Okay? Yes. Hindi ka masaya, sabi mo. Pero nagtuloy-tuloy hanggang maging leading man na. Natatandaan namin lahat ang machete. Yes. Paano napunta doon ang karera? Napunta doon kasi like, siguro, after a few films, kumbaga, nakita ni Boss Robby na pursigido, decidido. So, binigay niya yung machete. Wala ako sa kondisyon. Dumaan lang ako dito para magpalipas ng oras. And then, little did I know na lalaki siya ng ganun. So, doon ako naka-experience na dalawang sinihan, di ba? Parang sarado, full pack, ganun. And then, parang yung time na yon nabigyan kami ng bonus. So, and then tumatak mo na yon. Oo. So, proud naman si mother. Yes, proud na proud. Siya ang pinakamasaya sa lahat. Yes, And like yung poster, kumbaga, minount niya pa. And then like may date. So, nilagay ko yung mga ginawa niya dun sa theater room. May pressure pagka ganon? Pagka nabigyan ka na ng title role. Malakas yung pressure, lalo na ng mga times na yon na bida ka and then may leading lady. Malaki yung pinapasan-pasan mo. Pero, yun, nakalusot naman kahit pa paano. Totoo ba na kapag naging leading lady mo, magkakatuluyan kayo? Tingin mo? Alam mo, madalas ano? Pag-usapan nga natin yung sayo. Sino-sino nga ba? Hindi ba may line-up tayo ng mga naging girlfriend ni Gardo Versosa? Talaga lang, ha? Nilista talaga namin. Ikaw ba wala kang interest na like lumabas? Kahit pag-artisa dati? Kahit maigsing role lang. Kasi nabanggit ko nga sa kanila kanina. Sabi ko, parang ang gandang... Kung baga, di ba? Like for a change. Try diba? It. Di ba? Well, una, I feel huli ng lahat. Pero dati, uy, lahat ng batang alam mo bang tingin ko sa'yo parang pinaghalong J-Lo saka Jennifer Aniston? Totoo ba? Yes. Payag ako. Kahit like sitcom. Ayan, di ba? Sitcom? Tapos direct. Masaya. Nag-guest ako sa Going Bananas dati. Tapos, pero hindi ko matake sa show business yung paghihintay. Hindi. Pwede naman maayos yan. Yung hintayan pagkatapos ayoko mag-memorize. Hindi, like kung sitcom naman, di ba? Like minsan pwede naman yan. Parang ganun-ganun na yes, lang. Nangungumbinsi ka ba talaga? Magkano? Magkano? Mapag-usapan yan. Kung 10 million naman. Ano ba? 5-day shooting, 10 million. Iyahanap ko ng producer yan. Diba? Baka naman ano. Mangangalampag ako. Ito na, isa-isay natin. Alam mo, nililihis niya tayo. Nililihis niya tayo. Si Christina Gonzalez ba ay naging leading lady mo? Naging leading lady mo rin. Si Kring Kring. Anong pelikula yun?
Nang gabing mamulat si Eva. Mirna, ang tagal na natin naghahanap. Wala na tayong makikita ang ganitong kaganda at ganitong kamura. Kasi nung time na yun, iilan lang din yung iikutan ng ano eh. Unlike ngayon, sobrang lawak na eh. Nung time na yun, ikot-ikot lang siya. After nito, ito naman yung makakapareha mo. So ganun-ganun lang siya. Oo. Under Seiko. Under Seiko, yeah. And this was the time when umalis na si Buboy. Yes. Diba? Si Cesar Montano. Oh. Ayaw na niya mag-adult roles. Yes. Mga ganun, diba? So, naiwan talagang sa'yo napunta lahat ng mga juicy. Diba? Juicy role. The way you put it, that juicy, ha? Oh, my. Oh. Okay. Oh, ito pa. Rita Avila. Hmm. Naging ano mo rin siya? Naging leading lady. Leading lady mo rin siya. Kita mo talaga nagkakatuluyan eh. Hindi naman. It doesn't, it doesn't follow naman. Eh bakit halos lahat? Hindi. Kasi like parang, siguro kasi, mas nagiging close kayo. Dahil mga intimate yung scenes na ginagawa ninyo eh. And mahirap gawin yun kung hindi kayo magkapalagayan ng loob sa isa't isa. Ah. So whether you like it or not, kailangan kahit pa paano mawin. Hindi ka naman na trouble na meron ka, biglang like ito. May boyfriend yung ano? Oo. Wala, wala, wala. Ah, wala naman ganun. Friendly lang ako, hindi naman ako. Harmless ako. Ganun yeah, lang. All bark, no bite. Pero bakit iba yung sinasabi ni Gretchen Barreto? Sabi niya. Ano sabi niya? Parang may alam ka eh. Yung tawa wala, mo iba. Wala, wala. Ka na. Anong lalo ba pinagsasasabi mo? Eh, si Doris yung girlfriend ko. Pero naging girlfriend mo rin si Gretchen. Hindi. Friends sila. Hey, oo. Totoo ba? Oo. Friendly nga lang talaga ako. Mm. Oo. Tapos yun nga, like diba nung magkasama pa kayo ni Chris, crush na nga kita noon. Oo, oh, talaga ba? But, and nagmarka pa sa akin yung, may para kayong program sa Sleeper Something. Oo. Diba nung time na yun? Mga chinelas. Oo. Diba? Namigay ka rin ba ng chinelas noon? Hindi, pinanood lang kita noon doon. Mamayang gabi, hintayin mo ako sa harap ng bahay ninyo. Okay, Rosanna Roses. Ano naman yung pelikula nyo ni Rosanna? Lalaki sa Buhay ni Celia. Yeah. Uy, tumatak din yung pelikulang yun. Oo. And like parang, if I remember right, yun yung unang labas ko yata na outside Seiko. Pero dumating na talaga yung panahon na nakakapili ka na talaga ng gusto mong gawin. Yes, oo. Kahit papaano. Oo. Like, naitatanong mo na yung details, kung ano yung kwento, kung ano yung role mo. Uh-oh. And then hanggang saan ba yung kinakailangan mong gawin. Pero like, sa panahon ngayon, naintindihan ko na pwede mo naman palang gawin na sexy at the same time artistic. Yes. Nung time kasi na yon, parang feeling ko medyo sinasagad-sagad. Eh. Okay. Tapos parang naging pampalubag-loob na lang sa akin nung time na parang kinagawa rin nila Kevin Costner, nila Mel Gibson. Yes. Sabi ko, ginagawa rin naman pala nila. So, kahit papaano, di ba? Oo. Pero wala ka namang regrets? Wala. Wala? Wala, wala. Diba? Kasi may pinaratnan naman eh. Kasi naging 1997, best actor naman siya, no? Excuse me. And 1999, KBP Golden Dove Awardee for best actor pa rin. For maalaala mo kaya. Oo, yun. Maganda yun. Ano yung pelikula ng best actor? Emong Salvacion, yung kay Eddie Garcia. Ano bang problema mo? Wala. Teka, totoo bang kidnapping ang naging kaso mo? Hindi. Pin-rame up lang ako. So, ang sarap din. Kasi, syempre, naparangalan ka. Oo, pero kasi ang mas masarap doon, like, pag yung mga tao yung nagsasabi sa'yo na magaling ka sa ganyan, nakumbinsin mo ko sa ganyan, hindi namin nakita ikaw dun sa ginawa mong role. Kaya rin siguro, in a way, nai-enjoy ko yung like offbeat or like pag malayo dun sa personalidad mo. Oh. Diba? Like wearing girly-girly clothes, wearing high heels. Oh. Kasi malayo eh, diba? Hindi ikaw yun eh. Correct. Acting pa rin, no? Yes, Pero sa dinami-dami man ng iyong minahal, parang kanta. Oo nga. Iisa lang ang nakabingwit sa iyong puso.
So, paano mo malalaman sa mga babaeng yan? Ito bang babaeng ito? Si Ivy? Yep. Diyan mo nakita ang nanay mo? Hindi naman exactly, pero siguro dahil na rin dun sa mga sacrifices niya. Kumbaga, like, kasi siya yung masasabi kong talagang kahit nung height nung pagiging chick boy, hindi siya bumitaw. So, hats off, di ba? Kawawa naman. Yun nga, di ba? Like, parang, no kidding. Talaga ba? Yeah, oo, oh, oo. Oh. So, parang like sa akin, grabe yung pinagdaanan niya. Hindi biro. So, parang talagang through thick and thin. Totoo. Siguro naman, dapat gantimpalaan mo naman siya. Oo, oh, kaya nga, di ba mo? Behave ka na. Wait na ako. Totoo ba? Oo. Oh. Sabihin mo yan sa lente ng camera. Diba? Ano ba tingin nyo? Diba? Bait naman ako. Kahit naman noon eh. Hoy, kahit cupcake ka? Ay, kahit itanong mo kay, ano, kay Direk Cupcake. Totoo ba? Oo. Oh. Okay, very good. And happy ako dahil naamin ko na sa'yo na matagal ko nang gustong sabihin yun. Pati sa ilabas mo na yan sa yes, TV mo. Yes, so, o sa house married life, okay naman? Okay naman. And siguro, like parang going back, malaking bagay yung na-instill sa amin ng nanay namin. Oo. Kasi parang one way or the other, hindi na magiging bago sa'yo yung mga na-encounter mo. Oo. Pwera na lang syempre like yung parang babies na nasa infant stage pa lang. Yun, mahirap yun. Right. Mahirap yun. Right. Oo. Hmm. So ito ngayon, ilan ang anak? Yung totoo, ha? Yung totoo. Isa. Isa. Kay Ivy, yeah. Isa? Oo. Ka nangingiti. Wala. Namemesmerize ako eh. Diba? Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na, diba? Up close and personal. Wow. Diba? Sige na nga. Ako na naman ang naging diversionary tactic mo, ha? Ikaw talaga, Kevin Costner, ha? So strict father ka naman, kay Daddy? Tama lang. Kung ako at saka kay Ivy, mas strict ako. Ay, ganon. Yeah. Anong pangarap mo para sa kanya? Sana matuloy yung pagiging ano, yung pagkagusto niya sa pagiging piloto. Ah, wow. Yes, kasi nice. Like nung bata ako, yun yung frustration ko. Ah, yes, maging so, piloto. Oo, maging piloto. Nice. And then, there came a point na parang napadalas yung may mga nagka-crash eh. So, nandemoralize ako. So, kaya hindi ko na tinuloy. So, ngayon, nagulat ako na gusto niya. So, parang at the back of my mind, may ganun pala na parang tumatawid siya, di ba? Oo. So, sabi ko sana, hindi magbago, kumbaga, di ba? Nakita rin ba niya sa'yo yon na ginusto mo minsang maging piloto? Hindi. Talaga? Hindi nagkataon? Oo, hindi na nakita. Wow! Pero, like, may time na parang pinag-isipan niya na gusto niyang maging actor. Hmm. And then like parang later on, siguro nakikita Pogi niya Pogi boy din ba? Oo, oh, mas gwapo. Oh, wow. And sana, kumbaga, tumangkad sa kanilang sumwapo. Oo, no? Why not? Pero bagay din ang piloto. Diba? Diba? Tsaka ikaw talaga yung ano, kapitan. Oo. Oh, hindi ka nautos utusan. Kita mo, sabi ko sa'yo, lumalabas na yung pagka-alpha mo. Oo, talaga. Diba, hindi ka nautos utusan. Oo. Ikaw magdadala sa destinasyon. Oo. Oh, at saka mahilig siya sa ano, mahilig siya mag-travel. Oh, so yun yung isang rason kung bakit gusto niya magpiloto. Oh. And then nakakataba ng puso, gusto niya by the time na maging piloto siya, ililibot na niya kaming mag-asawa. Na, oh, ay, magandang niya. Plano yan. Diba? Oh, ganda. Ay, tsaka libre na ticket niyo for life. Oo, oh, and just the thought of it, di ba, na parang yun yung gusto niyang ano, na ilibot kayo, di ba? Na, kumbaga, siya na yung nagmamando ng eroplano, di ba? Hindi na ibang tao, di ba? And like, di ba, parang, di ba, i-broadcast niya na, di ba? Pasahero ko yung nanay sa tatay ko, gusto kong kumustahin, di ba? Papunta tayo sa ganitong lugar ngayon, di ba? Oh, nice! Diba? I love it. Yeah, sarap. Diba? Oo, nandun na yung kanyang ano, pathway. Yeah. So, mahilig din pala kayo sa aso. Ilan ang aso ninyo? Bago kami naging isang family, siguro mga 12 or 14. What? Yeah. Wow, natalo ako. 12 or 14. Talaga? Na big dogs, ha? What? Wala kami yung mga pambahay.
Talaga? Baga Great Danes, Pitbulls, Rottweilers, Chow Chows. Paano ka nahilig sa Malinois, mga dogs? Yeah. Siguro naman ako kay Mami. Mahilig siya sa pets. Ah, okay. So... Yan ang isang bagay na kailangang matutunan palalo ng mga Pilipino, ano? Yung tamang pagtrato sa mga alagang aso, pusa. Yeah, oo. Tsaka mas mahirap alagaan kasi hindi naman kayo nag, di ba? Hindi naman nila alam yung lingwahe mo eh. Correct. Kailangan aralin mo yung lingwahe nila. Yes. Like for instance, di ba sa pusa, iba yung ways nila compared sa dogs. Would you believe na may pusa ako na kasabay ko siya nagkakape every morning? Hindi nga. Anong pangalan niya, dear? Bruno. Dear. Bruno. Gusto mo ng kape? Bruno. Bruno. Yeah, Bruno. Kasabay mo magkape, pero yes, hindi siya nagkakape. Hindi, siyempre. Like, kunwari, ganito. Every morning, di ba, maghihintay siya sa kwarto, sa pinto. And then, paglabas mo, sasabay na siya pababa. And then, pagdala mo na yung coffee mo, uupo siya dyan, like, tabi kayo. How or cute. Minsan, sa lap mo. Pag nakita niyang may papwestuhan siya. Talaga. Sweet. Oh, so, nagkakasundo yung mga dogs yung at cat? Noon. Like, may Persian kami. Kasundo niya yung lahat ng mga big dogs. Oo. Oh. Ah. Pero yung ngayon, itong si Bruno, medyo siga-siga siya. Ah, may angas. So, may angas. So, may angas ayaw siya. Niya. Parang, I don't wanna make friends with them. Sa dinami-dami ng dog mo, yung pusa ang favorite mo. Siya kasi yung mas nakakalapit na pag parang like during coffee time. Right. Oo. Yung dogs mahirap eh dahil malalaki sila. Oo, mahirap papasukin sa bahay, di ba? Wow, what a full house. No wonder isa lang ang anak. 12 pala ang malalaking dog sa kanilang tahanan. Oo. Pero like ngayon na meron ng anak, 4 na lang yung dogs. Ah. And eventually parang feeling ko dahil parehas kaming mag-ama na may asthma. So, kailangan na rin i-give up later on, whether we like it or not. I see. Nagagalit na yung doktor namin eh. Ganun. So, very recently, well, eto na nga, nabalitaan nga natin na itong matipunong si Gardo, biglang may sakit sa puso. Alam mo, hindi talaga totoo na porket athlete ka, yes. Oo, tama. Or tama ka dun. Bodybuilder ka, tama ka dun. Or healthy follow. Ka. Yeah. Yeah. Hindi ka pwedeng tamaan ng sakit, no? Lalo hindi nyo akala ako eh. Yes. Diba? Nagmumuay thai ako, nagsusumba ako, nagbabike, lumalangoy. So, for me, bakit? Paano nangyari yun? Yon ang tanong ni Gardo. Paanong nangyari? So, heart to heart ang pag-uusapan natin. Hindi lang tungkol sa TikTok. Kung hindi, ano bang nangyari sa kanyang kalusugan? Marami tayong matututunan. At bago natin pag-usapan ang mga usapang sakit, na importante rin ito ha, lahat ng gustong malaman anong nangyari kay Gardo tungkol sa kanyang puso, dito muna tayo sa pagkapanganak ng kanyang personalidad sa TikTok na talagang pinag-usapan ng lahat. Did you ever imagine? No. Paano pinanganak yung persona mo doon? Kagagawan ito nung asawa ko. Okay. Kasi nung time na kasagsagan nung pandemya and talagang lockdown. So wala kang choice, di ba? Kumbaga, you just have to stay at home. Di ba? And then maghahanap ka ng paglilibangan mo. Di ba? To make yourself productive. May sinabi siya na, try natin to, sabi niya. Sabi ko, ano? Tapos sabi niya, kumbaga, acting. Sabi ko, yan na nga yung, di ba, yung trabaho mo eh. And then, kumbaga, sa bahay, yun pa rin yung gagawin. Sabi niya, hindi, cool to, maniwala ka sa akin. So sabi ko, sige, deal, sabi ko. Gagawin ko yung pagagawa mo. Pero afterwards, gagawa rin tayo nung sayaw. Kahit maigsi lang, sabi ko. So yun, pumayag siya. Okay. Oo, tapos may pinagawa siya na ganyan-ganyan. Sabi ko, okay, naitawid na. O so, siya naman. Diba? Eh, ang masaklap, hindi naman talaga siya dancer. Okay. So sabi ko, eh, diba deal? Diba? Oh, kumbaga, so kailangan gawin niya. Oo. Oh. So parang nung ginagawa namin, paulit-ulit, tagal. So naaawa na ako, di ba? Parang,
Hindi, deal eh. Sabi mo, kailangan, di ba? Magawa natin. So yun, nagawa naman, and then pinost. And then nagulat ako na nagustuhan ng mga ano. Siguro nga kasi dahil di ba walang pinaglilibangan, yes. Di ba walang napapanood, walang parang pang-aliw. So yun, ba nagulat ako, na-enjoy nila. And then meron kaming ginawa na pinerfect namin ng gusto. Sabi ko, kailangan parang production number, di ba? Ba, nung pinost namin, ang konti ng views. Sabi ko, pang what went wrong, di ba? Bakit ganun? So, na-discovery ko na mas maganda pala yung coming from the heart. And then yung parang maaari, take one, ganyan, yung raw, di ba? So, yun. Tapos, gusto parang... Gusto authentic. Yes. Oo. And then, yun, nagkasunod-sunod na. Tapos parang sa ayaw niya at sa gusto, naubliga na siya sumayaw. Ayun, then, natuto na rin. Oo, and then yun, doon na pumasok yung mga high heels, yung mga ano. Teka muna, paano nga napasok yung mga high heels? Yun ang kasi, hindi, yun ang sabi ko, alam mo noong, kasi di naman ako nagti-TikTok, di ako nagbabasa. Sabi ko, ano, nagladlad na ba? Nagladlad na ba si Gardo? I didn't know he was gay, sabi ko ganyan. Oo, pero akala like ikaw, ano sa tingin mo? Ano sa tingin ko? Oh, ano? No, hindi. Like noon, kunwari, parang tingin mo, parang ano may inkling ka ba na posible, di ba, na pwedeng magladlad yan? May posibilidad. Ganyan. Eh, of course. Ano ba naman? Ang dami ko namang kilala na diba, like, late parang, nagladlad yes, sa buhay. May asawa na, may anak na, tsaka nalamang ba din? Iba pa. Pero okay, so pero sa puso mo, ano, tunay kang lalaki. Pero feeling ko may puso akong babae kasi nga nai-enjoy ko yung ano eh. Kaya lang, secure, parang sa akin kasi given na eh, nandyan na eh, lalaki ka na eh. So wala nang, for me ah, wala nang kailangan pagdudahan na parang kailangan lagi ka may hawak na baril. Oh. Parang for me, it doesn't follow, di ba? Okay. So parang kahit sabihin mong yan, yung nakapalda, naka-high heels. There were... Hindi mo ma-imagine, ano? Parang kadiri, ano? I am genuinely interested. Oh. Okay. So, masasabi ba natin na baka fluid ka? Pwede. No way. Totoo ba? Alam mo ba ang ibig sabihin ng fluid? Hindi, alam mo ba ang ibig sabihin ng fluid? Sige. Ibig sabihin, pwede kang magkagusto sa lalaki. May attraction ako. Ah, may ganun ka. Oo, meron ako. Kumbaga, aware ba si Mrs. John? Aware siya. Okay. Like, minsan paglalabas kami, uh-oh. Ito yung nakakatawa. Siya yung makakapansin nung chicks. Ako yung makakapansin nung lalaki. Pero, like, para sa kanya. And yung kanya, para sa akin. Di ba? Parang minsan may pagka-weird, di ba? May pagka-weird. Yes. Okay. Pero ganun, like, sasabihin ko, di ba? Gwapo yun, ano? Tingnan niya. Oo. Eh, yun, nakita mo, sexy, sabi niya. Hindi ko nakita yun, ha? Nasaan, sabi ko. Yun. Oh. Pero, okay. So, kung may percentage, ano yung percentage? 50-50. I can't believe we're talking about this. Okay. Anong percentage ng male sa female mo? Ayon sa akin, siguro 80-20. Ah, 80-20. 80-20. Okay. So, yung 20 mo napunta sa TikTok. Oo. Diba? Eh, because you do it so well. Oh. And kagaya rin nga nung nasabi mo, hindi ako natatakot na magsabi na, kunwari, ayan, gwapo. Kasi ibang mga conscious eh, di ba, sasabihin na, ba't ako magkakaroon ng attraction dyan, di ba, kapalala? Hindi, kailangan mong tanggapin. Kung gwapo, di ba, gwapo! Correct, diba? Correct. Oo, oo. So parang yung maganda, going back ulit yun dun sa, yun na yung normal eh, di ba? Tsaka uso ngayon yan, yung tinatawag nilang gender fluid. Not that you would act on it, mm-hmm. pero aware ka. Di ba? Aware ka sa mga inclinations, sa mga percentages, mga ganon. I believe in that. I think every person merong percentages. Yes. Hindi lang nila ine-explore or ina-acknowledge. Or natatakot lang silang sabihin outright. Mm. O di, maganda, di ba? At least aware ka. Mm. Okay, tsaka si Mrs. on board. Minsan lang nadidibdiban niya ako. Kasi minsan siguro parang medyo mas... Parang grabe na yung pagka-convincing. Dibdiban niya. Umayos ka, parang nagiging totoo na yan, ha? Totoo ba? Nakakatawa sabi naman ko, hindi. Yan. Kasi minsan, di ba, nadadala mo yung role pag uwi, eh. Correct. Oo. So minsan, di ba, like, mapapag ganun ka, di ba? Without you, di ba, knowing it. So sabi niya, minsan sasapukin ka. Sabi ko, hindi, eh. Minsan, di ba, kaya nga parang may mga times na kailangan mong, like, ang tawag ko yung kailangan mong magbanlaw.
Minsan, like, kunwari, kung kontrabida yung ginagawa mo, nai-imbibe mo siya. Kailangan magtawas, diba? Parang gano'n. Oo, nadadala mo siya. Minsan, yung nagiging mainitin ulo mo, nagiging parang gusto mo, away palagi. So, yun yung mga banlaw-banlaw in between. So, same thing with, parang kung may ginawa kang, diba, gay role, nadadala mo rin. Correct. Diba, kahit minsan sa lakad, diba, o, parang, eh, diba, kumbaga, siguro yun yung sinasabi nila immersion. Diba, naka-immerse ka na. That's true. Yes, oo. Eh, anong paliwanag mo kay, ano, Deity? Ah, oh yun. Oh. Naitanong mo, maganda yan. Umiinit ulo niya pag yung aabutan niya ako naka-lipstick. Ayaw niya. Ayaw niya. Kumbaga, sinasabi niya, bago ka umuwi, kailangan tanggalin mo lahat yan. Burahin mo yan kung anong makeup meron ka sa ano. May ganun siya. Pero, ayokong maging homophobic siya. Ini-explain ako sa kanya, and then there was a time na sinama ko pa siya sa press con nung isang gay theme na film. So ayokong magkaroon siya nung ano na parang, di ba? Right. Oo, parang gusto ko makita niya na eto, di ba, this is work, di ba, and characterization lang to. And parang pagdating sa bahay, ako pa rin yung daddy mo. Kumbaga kung ano yung normal na ano ng daddy, yun pa rin. Okay. Yeah. Naintindihan naman niya. Naintindihan na niya. Impressionable age, di ba? Naintindihan naman niya. Okay, so paano ka naman na at home sa high heels? Kasi may mga babae na hindi ma-at home sa high heels. Yung sa high heels, kasi dahil nagbabike ako, in a way, ginagamit ko siyang pang cross-train. Kasi kailangan malakas yung legs, malakas yung calves. So, minsan, like pag magsusumba kami mag-asawa, sinusuot ko siya kesa sa rubber shoes. So, nakatulong siya sa akin kasi like, pag may mga long rides, long bike rides, 100 kilometers, 200 kilometers, and then may mga akyat, nakakatulong. Ah, okay. Na-enjoy ko siya, pero like yung iba, akala nga tinuluyan ko na. Akala nga bumigay na. So, did TikTok change your life? Yeah, a lot. And in a way, parang thankful dahil kahit papano, may mga marami rin na itawid si TikTok eh. Oo, no. Oo. Like may mga pumasok na mga, 'di ba? Endorsements. Yes. Oo, no. Na hindi mo sinasadya. Yes. Hindi mo akalain. Hindi mo akalain. Pwede pa lang i-monetize. Oo. So, parang naging karera na rin para sa iyo ang TikTok. And hanggang ngayon, parang ang nabura na yung machete. Oo. Ang hinahanap na nila yun, yung high heels, yung red stilettos. Right, Biruin mo yun, yun ang hinahanap sa akin. Pero it doesn't mean na inabandon na mo na yung persona mo na action hunk. Kasi may mga project ka ngayon, di ba? Yeah, oo. Like yung ngayon, retired judge yung role na kontrabida. So, na-enjoy ko rin siya ulit kasi nga, yun ulit, kumbaga, di ba yung, in a way, nababanlawan niya yung persona mo sa TikTok. Right, diba? Ayun. Mm-hmm. Para versatile pa rin. Yes, oo. I think you'll forever be an actor, don't you think so? Could be. Oo. Yeah. Kasi nasa dugo mo na yata yun eh. Hindi nga mapigilan eh. Kahit walang pelikula, TV show, meron kang TikTok o biro mo. Saka siguro kahit anong bagay, basta na-enjoy mo na siya. Yun, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy na, And parang kailangan mo rin i-enjoy kung ano man yung career mo or kung ano man yung ginagawa mo. Kasi otherwise, magiging pabigat siya sa'yo. Correct. Diba? Correct. Mm-hmm. So, hindi kaya nakaka-high heels mo kaya ka naman inatake sa puso? Hindi naman. Hindi. Eh, ito na nga, nagtataka nga ako eh, hindi ba? Kasi sabi nga natin kanina, wow, bodybuilder, araw-araw ang hindi naman bodybuilder. Ay, hindi naman bodybuilder. Iba yung parang, yung mga ganun eh, di ba? Okay. But you're ay, pasintabi po ah. But you're very active. Yeah. Oo. Ano bang mga sports mo? Muay Thai, Zumba, biking, once in a while, firing. Ayun, okay. So active kaya hindi ka nagpapa-check up? Oo. Namali. Yun lang ang kulang. Oo. Parang siguro, if I remember right, baka mga 3 or 4 years ago pa yung executive checkup. Ah, yun. Oo. And then after nun, parang feeling ko, kaya ko naman magbike ng mga 200 kilometers eh. So, ba't kailangan ako magpa-checkup? Ayun.
Then sabi nung doktor ko. Kasi feeling mo, ang lakas mo. Oo. Oh, sabi nga nung doktor ko, hindi naman exercise yung ginagawa mo. Abuso na yan, sabi niya. So, meron palang abuso sa katawan as yes. against healthy exercise. Yes. So, yung ginawa mo, parang sobra na. Oo, pero kinukontest ko nga dun sa doktor ko. Kasi sabi ko, doc, like may mga triathletes mas abuso yun. Correct. Diba? And then like yung mga nag-workout sa gym, mas abuso yun. Kasi diba talagang mga powerlifters sila But they don't have the genes of heart attack. Yes. Itong tatay niya, yun din ang kinamatay. Yes, so. Yun na ngayon lesson natin, hindi ba? Kung ano ang naging sakit ng nanay-tatay mo, pag-aralan mo dahil malamang sa'yo rin naipasa. Oo. Or minsan, hindi rin nga direkta eh. Hindi like, di ba parang next generation yes, lang. Yes, minsan galing lolo. Yes, oo, malayo, di ba? Oo. Like parang yung mga Alzheimer's or yes. di ba parang ano. So in your case, anong naramdaman mo nung araw na yun? Nung day nung atake, nung inatake ako, masakit yung yun dito sa likod. And then sa akin, medyo mataas yung threshold ko sa pain. So, nagtataka lang ako, bakit like all of a sudden, biglang may unbearable pain na hindi naman ako nag-workout nung araw na yon. So, kumbaga, something's wrong somewhere. Unbearable pain where? At your back? Oh, sabi mo, dito, ganyan. Oo, okay. Oo, na sobrang sakit, siguro sa scale ng 1 to 10, nasa 8 or 9. Wow. At mag-isa ka sa bahay? Mag-isa lang ako sa bahay. Oh, dahil nung time na yon nag-football yung mag-ina. And then sabi ni wifey na dahil may work ka the following day, mag-relax ka lang dyan, mag-recharge ka. So, masunuri naman ako, nag-recharge ako, di ba? Nood-nood ka lang. And then hanggang sa yung pain, kumbaga hindi mo na matiis. And then nagkaroon ng nausea feeling. So siguro mga 3 times ako nag-throw up. So feeling ko parang baka guminhawa. Hindi so wala pa, ka pa rin idea kung ano nangyayari sa'yo? Oo, hindi pa rin. And hindi ko naisip na i-check yung BP ko, na kaya ko naman gawing mag-isa. Hindi pumasok yun. And then dahil wala nang masakit sa dibdib eh. Tapos hindi ako nahihirapan huminga. Pero masakit yung likod ko. Ganun pala yun? Oo, na yung sakit na gusto mo yung laging nakasandal, yung laging tinutukod na ganun. Sabi ko, parang... Sabi niya kasi, kumbaga, pa-check up ka na ganyan. Hindi, sabi ko, tapusin ko yung work the following day. Dahil jahe sa production, sabi ko, nakakasala lahat eh. Sabi ko, tapusin ko lang yun, then pupunta ako sa ospital. Sabi niya, hindi, anong unahin mo, yun o yung ano mo? Eh kung ah, you mean you were able to make a phone call? Hindi. Like, nung dumating na yung mag-ina. Ah, nung umuwi na sila. Pa? Hinintay ko pa. Oo, wow. So like parang late in the afternoon. Sabi ko, hingin na lang siguro kung ano yung pwedeng, di ba, ipahid or kung ano yung inumin na para, ano, di ba, maitawid ko lang. Hindi rin alam ng wife mo na heart attack na pala hindi yun. Hindi rin niya alam. Hindi rin niya alam. So, parang like, dinrive kami, going to the hospital, and then tinanong pa ako na parang, gusto mo ba pabilisan? Hindi, sabi ko, pabilisan. Mamaya maksidente pa, sabi ko. So, chill lang. Pagdating ko doon, ito pa yung masaklap. May nakasabay ako na parang mga bagets na galing sa basketball game. Same thing, inatake din. So parehas kami nasa emergency, di ba? Wow. Pero ang atake sa puso, parang iba-iba ang symptoms, no? Oo, oh, iba-iba. And like yung sa kanya, di ba? Galing pa sa laro, oh. Active sila. Oh. Tapos sabi ko, hingi lang po ako nung ano, di ba? Para ma-ease yung pain. Tapos, sabi, che-check lang, like ECG, chest x-ray. So nakita na doon na nagkaroon na nung attack. Okay. So, para hindi ka mabigla na baka mamaya, di ba, kung mahina ka, atakihin ka ulit, sinasike ka nila na hindi ka na pwedeng lumabas, kailangan ka na magpa-admit. Sabi ko, bakit? Di ba? Pero tinitingnan ka nila in a positive way na parang at the back of their minds, parang Brad, di ba, delikado ka. So, nag-gets ko na parang, di ba, kung nakita mo, alam ko na to, di ba, parang meron na nangyaring hindi ka aya-aya. So, from dun sa scenaryong sinabi yun, dinirecho na akong inangiogram, and then inangioplasty na. Ha? Tuloy-tuloy na yes. yun? Yes, oo. And then tinanong ko yung kasabay ko. Oh. What?
Di ba? Ang ganda, di ba? Kumbaga, sabi, parang gusto ko sabihin, okay yan. Di ba? Lalo ako na-demoralize. Bata pa yun. Bata pa. Siguro like mga 35. Wow. Oo, na nung una, ang lakas eh, di ba? Like usually, ganyan yung scenario sa emergency, di ba? Maririnig mo, di ba? Maingay yung kanila. Tapos after a while, di ba, nag-die down yung ano, tumahimik. Sabi ko na, asa na yung ano? Ay, wala na po, sabi. Ay. Totoo tapos, ba? Oo, oh, tapos yun. Diniretso na ako sa ano. So, anong nakita sa angiogram? Sabi mo kanina barado, sa akin. Dalawang ugat yung barado. Like, siguro, ang term nila is widowmaker. Oh, that one. I know that one. Diba? Narinig diba? Ko na yan. Yes. Oo. So, yun yung nadali sa akin. Isang widowmaker, saka isa pang artery, na 80% na yung bara. So, hindi nila pwedeng gawin ng sabay dahil may iiwan na lang sa'yo, dalawa. Which is masyadong crucial. Wow. So, ginawa lang muna yung isa, which is yung widowmaker nga. Okay. So, yun. So, like ngayon, meron pang isa. Kailan naman gagawin? Kailan naman gagawin yan? Eh, hopefully this year. Diba? What about tomorrow? kumbaga, kailangan stabilize muna nila yung ano eh. Kung parang like, dapat gagawin na parang late last year. Kaso like yung hemoglobin, hindi pa siya steady. Ano ang mga natutunan mo sa episode na yan ng buhay mo? Marami nung time na yon. Parang una-una, kailangan mo ng regular check-up. Pagkatapos, parang kung ano yung mga gusto mong sabihin, gusto mong gawin, gawin mo na. Huwag ka na magdalawang isip dahil you'll never know, di ba? Baka mamaya, bukas, wala ka na. And then parang tanim ka ng tanim ng good memories kasi lahat ng material ng bagay hindi mo nadadalin yan sa next life. So, ang daming sumasagi sa ano ko nun, lalo na nung nasa ICU. Wow. Oo, kasi maya't maya yung check nila sa'yo. Ang sabi mo daw parang sa mga panahong iyon, parang ano, ready ka na na mawala sa mundo? Nung time na yon actually, akala ko parang yun na yung light eh. Kasi parang nung ginagawa, parang medyo half awake. Naririnig mo sila na parang may narinig ako. Hindi, subukan natin sa kabila. So parang sabi ko, parang tagilid na ako ah. Sabi ko, kasi naalala ko lang syempre yung mag-ina. Pero like sa akin, di ba, pag oras mo na, oras mo na. Kaya lang nga, yun nga yung marami kang parang dapat hanggat maaari, wala kang masabi na, ay, sana nagawa ko yung ganito. Sana nagawa ko yung ganyan. Sana nasabi ko sa kanyang, I love you. Yun, yung mga kahit maliliit, ang daming papasok eh, nung time na yun. Baga, di ba, daan ng daan. And then, parang nung nagpalakpakan, ha? Yes. Nagpalakpakan? Palakpakan, oh. Mabubuhay pa siya. Oo, oh, tapos lalong lumiwanag. Sabi tuloy ko, ang TikTok. Tuloy ang TikTok. Tuloy ang ligaya. Oo, good news. So, okay. Mamaya, tatanungin natin si Gardo, anong mga nagbago? Nagbago ba dieta? Nagbago ba ang kanyang routine sa araw-araw? Tuloy pa rin ang karera. At nag-i-exercise pa rin siya. Anong magagawa ngayon ng isang tulad niya sa puntong ito ng kanyang buhay? Yes. Yan ang ituturo mo ngayon sa amin. Yun. So, hindi pa rin mapigilan ang isang Gardo Versosa kahit na siya ay angioplasty. Yes, oh, dahil ayan, sa heart attack. Dahil sa heart attack na pwede palang tamaan ng kahit sino. Pero ang exercise, hindi pa rin dapat mawala. Oh, and like yun nga yung sinabi sa akin ng doktor ko na kung hindi ganun yung lifestyle ko, wala na. Goodbye na si Cupcake. Yun ang nakasave yes, sa'yo. Kasi malaking bagay. Like mukha nung nakwento ko sa'yo kanina, di ba? Parang walang signs. Wala akong naramdaman na parang yun na pala yung nangyayari sa akin. Wow. So talagang nakakatakot. Oo, malaking factor talaga yung regular exercise bukod syempre dun sa regular checkups. Oo. Pero and hindi now, naman, now you can still exercise. Yes, oo. So hindi ano naman pwede? Hindi ka naman parang binabawalan eh. Basta mm-hmm. lang ang bilin lang ng doktor ko is huwag mong pupwersahin. Ah. So parang parang pinakikinggan mo na ngayon ang katawan mo kung hanggang saan lang. Pinakinggan ko rin naman dati.
Kaso mali yung pandinig ko. Oo, hindi ka nagpapacheck. Ah, kailangan ng check. So, handa ka na ba doon sa, sabi mo nga, may naiwan pa dyan, may second medical procedure ka pa na kailangan gawin. So, ready ka na doon? Ready na, and sana nga magawa na as soon as possible. Oo nga. Mahal din, ano? And yun pa para yung isa, parang siguro yun din yung kailangan na parang naisi-secure nila hanggat maaari is like, di ba, yung mga health plans, di ba? Kasi, di ba, hindi mo masasabi eh. Right. Diba? So, if ever wala na, kang health insurance? Meron. Okay, wala. Ang problema nga kasi, hindi ko lang alam like kung sa iba meron yung parang pag na-consume mo na yung hospitalization mo, hindi mo na pwedeng ulitin. Correct. Next is, yung memorial na is, siyempre, huwag naman sana. Huwag naman, malayo pa tayo doon. So, yun. Malaking-malaking bagay yun. Pero hanggat maaari, parang mas maganda kung andyan lang siya, di ba? Hindi mo siya gagamitin. Correct. Mm-hmm. Pero tama ka, isa na namang advocacy ako yan. Kailangan talaga may health insurance. Yes. It's very important. Yeah. Kasi kung wala kang health insurance, dyan ka na mauubos. Correct. At maraming tao, hindi nila naiisip na bago ka mamatay, magkakasakit ka muna. Lahat ng ipon mo, ayan na, mauubos na dahil wala kang health. Hindi mo alam kung hanggang saan yun. Yes. Diba? Kasi kadalasan, nanganganak yan. Parang ito lang muna yung sakit mo. Madadamay ito, madadamay yan. Correct. Palaki ng palaki, di ba? Yes, So, but... Kinakailangan yun talaga. Pero, natutuwa naman kami, saved by the bell ka naman, yes, di ba? Buti na lang. Kung hindi, wala na tayong TikToker superstar. Wala ng cupcake. Hindi pwedeng mawala. Wala na. Woohoo! Mapasample-sample tayo niyan mamaya. Teka muna. So, today, aside from cupcake, meron kang projects pa na iba, right? Meron kang kontrabida roles. Yung isa sitcom, yung isa action drama. Correct. Busy si Kuya. And kung gagawin yung sitcom natin, di mas maganda. Nangangarap. Diba? Producer na lang ako pwede. Kahit pasulput-sulput ka lang. Gagawa. Diba? Gagawa tayo kung kikita, bakit hindi? Kikita yan, ako. Kikita yan. Siyempre, panahon, I'm sure kung maraming gustong makapanood sa'yo na sa ibang aspeto naman. Correct. Diba? Kasi, correct. Siyempre, alam na nila yan eh. Kumbaga, diba? Mm-hmm. Sa bagong landscape ngayon ng maraming platforms, ang daming producers, ang daming streaming, ang daming pwedeng pasukan kahit nga sarili mo, pwede mong gawing superstar. Hindi ka naman napapagod. Yan yung problema ko kasi tamad akong magkukuha. So like, di ba mahilig akong magluto. So minsan, di ba yung setup ka ng camera, di ba? Tapos adjust mo yung ilaw, di ba? Tapos yung sound, tapos ikaw din magluluto. Tapos di ba kailangan, the back of your mind, may storyboard ka na, galing dito, galing dyan. Tapos may parang product shot ka pa. Correct. So parang sa akin, wow, kumbaga parang, di ba parang workout, parang... I see. So parang hindi ko siya, naiinggit ako dun sa iba kasi parang second nature na sa kanila. Like minsan may nakakasabay ako na parang like kung magta-travel, parang papasok pa lang ng airport, di ba? This is blah 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 blah. Hanggang sa makasakay na aeroplano, blah 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 blah. Hindi ko kaya yung ganun kasi. Okay. Na feeling ko parang kailangan one way or the other makasanayan ko rin. Kasi malaking bagay din eh, natututo ka at the same time, di ba, productive. Yes! Grabe din pala ang life story mo. Yes. Marami rin palang talagang pinagdaanan, pati yung tungkol sa advokasya. Ang dami nating pinag-usapan. In the end, we're very happy you're well. Thank you so much. And we wish you a very, very long and happy, healthy life. Thank you. Marami ka na ambag, ano, sa kamalayang Pilipino. Biro mo, naka-invento pa ng bago. Congratulations. Palakpakan naman natin, Guard of Ursosa! Thank you. Salamat. Thank you. Ay, nayakap ko yung crush ko. Oo nga, libre lang yan. Next time, magcha-charge na ako, ha? Salamat, guys. Thanks, ha, Guard. Mauna na ako. Salamat. Thank you.
Oy, Maki, halika na. Akala ni Corina, tapos na. Apa, papayag ba naman ako na matapos ng wala man lang TikTok? Siyempre, hindi. Aba, Oh, no. Join na kayo. Masaya to. Ha?